grabe to, okay, ito mga ibang litrato, hindi natin pwedeng papakita sa TV, bawal po ito. Grabe, sobrang malasway ito, misis ninyo. Ba't nagkaganito, sir? Eh, hindi ko po alam kung bakit siya nagkaganyan. Ang sa palagay ko po, dahil po sa paghahangad niyang maging mayaman, karawan ng pera. Paano niyo po nakilala itong Chinese? Kasi po itong misis ko po, naging freelance broker po siya. Ngayon, sa mga paglakad-lakad po niya dito sa Makati area, nasa lubong lang daw po yung mga yan eh. Mga yun? Seriously, marami? Marami po sila na doon po sa kumpanya po nila, grupo, naghahanap po ng mga apartment. Eh ngayon, nagkataon po na nasa lubong daw po niya, meron din siya po mga kasama ng mga broker, nagkaroon po sila ng transaksyon at nai-push po yung bahay na tinutuluyan. Hanggang sa nagkaroon po sila ng mga establishment na naupahan, okay, nung mga incheck na nagtatrabaho po sa Pogo. Puro mga Pogo po yan, sir. Oso mga Pogo. Oo. Ito mga Chinese na kanyang kachat. Kinumprantan mo na po si Mrs. tungkol dito. Matagal na po kasi yan, sir, na sinasabi ko sa kanya na hanggat maaari sana, huwag kang magdidikit din sa mga yan dahil nararamdaman ko na may mangyayari sa pagsasama natin. Okay, ano sabi niya po? Trabaho lang daw para magkaroon ng pera, eh kaso iba na nga ho nangyari. Eh, alam ko, nararamdaman ko bilang asawa, bilang lalaki, meron nung silang affection nung Chinese boss niya. Ayun, eh talaga meron, sir. Ito na lang sa mga ay, sir, po yan, sir, eh. Medyo misinformation po yan dyan sa picture na iyan. Iyan po ay bukod pa po yun, sir. Bukod pa po yan. So ibig sabihin, ito mababaw pa ito? Wala mababaw pa ito? Ba po? Kasi po, meron pa mas matindi? Yan po yung picture na yan na talaga hindi ko na matanggap, okay, dahil may nagsabi po sa akin. Hindi, kaya nga, ito may picture tapos may chat. Itong mga picture dito na hindi ko na kailang tingnan pa, sir, ang lalaswa. Bakit niya nagawa ito? Hindi mo siningil si Mrs. Ba't ka nagpakita ng mga malaswang litrato? Alam niyo po, sir, nalaman ko lang ho yan. May nagmalasakit po sa akin. Yung asawa mismo nung lalaki. Yung Chinese? Hindi po Chinese yan, sir. Asawa ho na kaibigan namin. So meron pa siyang Chinese, meron pang... Mga ano ho yan, siguro mga nagkaroon ho siya ng mga ng crushes. Tapos gusto niyang ma-impress yung lalaki. Kaya lang nauto-uto siya. Nagpakita siya ng katawan? Nagpakita siya ho ng ganyan. Tapos, ang nangyayari ko kasi, nang pagkakahiwalay po namin, sir, binabaligtad niya ako kaysa nasisira ako ng ulo, ganito, ganyan. Hindi ko po alam tungkol dyan, sir, sa mga picture na yan, sir. So, wala po ako idea. Pinapalabas niya, sir, kayo may kasalanan, kaya kayo nagkakaganito ngayon, nagkahiwalay. Oo, sir, dahil daw, sabihin ko na sa inyo, alam niyo noon siguro po ang typical na sinasabi ng mga babae na nakikipaghiwalay, sinasaktan. Correct. At, hindi naman totoo. Sir, meron mga instances na ganun, pero bilang mag-asawa. Siya ay nananakating sa akin. Kung meron man ho akong nagawang bagay na ganun, iyon inaayos na namin. At saka hindi ko siya minaltrato na sinaktan. Eh dahil pagka naman nung nag-aaway kami, pinoprovoke din naman niya ako na pagbuhatan ko siya ng kamay. Sir, hindi po sapat na dahilan yung meron kang nakikita na hindi maganda sa social media laban sa misis para siya bugbugin mo. Ay hindi, wala pong ganun na instance. Kasi parang inamin mo na nasasaktan mo siya pag... Ano po yun, sir, eh? Yung mga ano yun, mga misunderstanding lang. Pero hindi po dahil dito, sir. Okay, so, regardless, sir, kahit kung saan pang dahilan, hindi po pwede gamitin yun na reason para bugbugin mi misis mo. Kung ano pa man yung misunderstanding ngayon. Pero, bawal po man bugbog. Oh, sir, bawal talaga. Hindi ko po siya binugbog. Siguro, ang mga nagawa ko lang sa kanya, yung nait na tulak or nagkaroon lang ng kaunting bato ng unan. Ayun lang naman po, sir. Unan. Okay, para kay mga bata. O parang garang ganun na nga. Ngayon, ang kinasasama ko nun, Lord, bakit sinasabi niya na ako ay nasisiraan daw ng ulo at nanakit sa kanya na hindi naman po totoo. Okay, so walang katotohanan? Wala po, sir. Alright. Ilan pong anak niyo? Isa po ang anak namin. Ngayon, mayaman na ho siya. Dahil po sa Chinese, ginawa po siyang dami ng mga Chinese. Ang balita ko ngayon, sir, Indo-Chinese, eh, kinasal na, nagkaroon na ng asawa. Ngayon, meron na naman po siyang bagong affair. Yung pong first boyfriend ho niya, ngayon ang kalaguyo po niya na may relasyon sila. Kaya ako naman nung napatunayan din dahil po sinumbong ng anak ko at may nakita akong video nila na yung lalaki nasa bahay, doon pinatutulong. Nasa rin telepono si Mary Grace Nuevo, Barangay Secretary ng Barangay Olimpia, Makati. Ma'am Mary Grace, magandang tanghali. Hello po. Opo, ma'am, napatawag kami, hinggil po kay Arlene Siton. Opo, opo. Napag-usapan na po ito sa barangay, yung issue nito. Wala po kasi nag-file ng kaso para ipatawag yung both parties at magharap dito sa barangay. Okay. Alright, sige po. Salamat po, Miss Mary Grace. Apo. Magandang tanghali po, ma'am.
Okay po. Salamat din po. Sir, I'm sure nanonood sa atin to ngayon. Baka gusto niyo po, sir, magbigay ng mensahe sa kanya at kapag napanood niya ito, siya po ay mag-react at pupunta rito at pag-usapin kayo. Sige, sir. Pag-usapin siya. Arlene, kung nanonood ka man ngayon, ayokong dumating sa ganitong pangyayari na ako ay lumapit kay Sir Tulpo. Ang sa akin lang kasi, masyado ako nasaktan sa mga ginawa mo at kapag kinakausap kita, ayaw mo akong bigyan ng pagkakataon na magkausap tayo ng formal. Yung meron naman sanang disenteng pag-uusap. Eh, ang ginagawa mo, lagi ka nakikipaglaro sa akin sa mga chat at may pagkakataon na madalas mo akong murahin. Ayaw mong mag-usap tayo ng maayos na ayun lang naman ang hinihingi ko sana. Dahil marami kang ginawang pagkakasala sa akin eh. Meron ko ng mga ginawa na nagkaroon ka talaga ng lalaki na pinatawad kita. Umulit ka sa mga Chinese, pagkatapos, ayun ang naging dahilan mo para makapaghiwalay ka sa akin at ako ay pinalayas mo sa bahay. Ito pong pagkakadiscover ko po tungkol po sa Chinese ay noon ko po ito nararamdaman. Ayaw akong sabihing hinala dahil meron po silang mga pag-uusap sa chat at sa mga ibang media na may affection eh. Gaya ng ano yung mga pag-uusap na nakita mo? Example po ma'am, dito po sa chat niya, ba't niya po sasabihan ang Chinese na did you eat baby? Merong mga ganong address sa lalaki na darling. Ang lalaking to, yung baby at si darling ay iisa lang. Opo, ayun po yung Chinese. Paano malalaman na Chinese? Doon po sila nag-uusap sa ano eh, yung apps na WeChat. Kapag ka po doon ay nag-type ka ng English, ang translation po nung sa kausap mo ay Mandarin. Na-verify mo? Opo ma'am, ayun po ang boss niya. Na talagang super close sila ma'am, paano po hindi paghihinalaan eh. Ah, boss niya itong Chinese na to? Boss po niya. Ayun po yung na... Na-meet mo to sa personal? Oho, na-meet ko yan. Nung nga ako na-discovery ko yung unang affair niya, kasi nagkaroon din ng unang affair ang asawa ko eh. Na-discovery ko rin ho yun sa Facebook. Saka ka-imbestiga ko sa asawa ko. Ngayon, ayan, nangingiho siya ng tawad nung nalaman ko. Sumasama-sama na ako sa trabaho. At doon ko nga nakilala yung Chinese na yun. At na unti-unti ko nararamdaman kung anong klaseng pakikitungo niya dun sa lalaki. Itong misis mo, sinubukan niyo po bang ikumpronta tungkol dun sa lalaki na yan? Hindi ho siya umaamin at talagang todong galit eh. Sabi ko, kung hindi totoo, dapat hindi ka nagagalit. Easy ka lang at cool tayong mag-usap. Hindi eh, para kang tigre. Tuwing nag-uusap kami, lalo na nung nalaman niya na yung Chinese na yun ay naging kaibigan ko sa WeChat app. Sinubukan mo pa makipagkaibigan doon sa lalaki ng misis mo? Sinubukan ko talaga. Dahil gusto kong ma-discover kung anong meron sa kanilang dalawa eh. Pero hindi ho ako, wala akong mahuling iba kundi sa asawa ko. Galit na galit. Bakit siya galit na galit? Ayaw niyang maging, ayun ang defense mechanism niya na wala daw talaga nangyayari. Okay, sige, tinatanggal ko ang selos ko, sinusubukan ko mawala. Pero bago kami magkahiwalay niyan, nagiging ano na ako sa kanya dahil nga sa mga nalaman ko meron siyang previous affair, nagkaroon ako ng anxiety na muntik na ako mauwi sa depression, ma'am. Stress na ho ako eh. Ang laki ng katawan ko dati, ma'am, namayat ako dahil po sa ginawa ng asawa ko. At pinauwi pa nila akong Mindoro. Dahil nga daw para ako eh mag-rewind, mag-unwind, mag-refresh. Eh hindi ho eh. Paniwalang paniwala ako doon sa mga sinabi niya. In fact, may nangyari pa sa amin bago ako umalis. Pero yung pakikipag-ano niya sa akin, wala na yung tulad noon eh. Dahil pag uwi ko ma'am, galing Mindoro, may na-discovery na naman ako. Sa WhatsApp naman ma'am, nakita ko yung lalaking katransaksyon niya, inaga-I love you sa kanya. At sinabi niya sa lalaki na tapos ng marriage niya. Itong misis mo, kailan nag-start na manlamig sa'yo? Naramdaman ko yan ma'am, araw-araw magbuhat ng naging katransaksyon niya yung mga Chinese. Doon po yun. Ay, mahilig talaga siya sa Chinese? Nagkataon lang ma'am, kasi mayaman eh. Kung baga, ginamit niya, ginamit din siya. Anong tingin mong meron sa Chinese na wala ka? Pera ma'am, pera. At sa ngayon, ang balita ko nga ma'am, dahil daw ito yung Chinese national na ito, ma'am, nagkaroon siya ng restaurant at saka ng clinic under her name. Ginagamit siya ng mga Chinese. Ayun sana rin ang gusto kong paimbestigahan ma'am eh. Dahil maraming illegal na transaction din tong asawa ko. Ang dami kong na-discover sa kanya. Anong gusto mong mangyari ngayon, sir? Si ma'am, meron siyang bagong affair eh. Meron siyang bagong kabit ngayon. Yung asawa nun ay nakipag-communicate sa akin. Kaya ako lalong na-confirm ang tungkol sa Chinese na yan. Yung asawa ng Chinese na to, Pinay? Hindi ma'am. Asawa nung bago niyang kalaguyo ngayon na dati niyang boyfriend na nakabunti sa kanya. Marami ho siyang lalaki ma'am eh. Ngayon ang latest nga yon, yung bago niyang lalaki ay nakipag-ugnayan sa akin yung asawa
Nalaman ko dun sa babae na yun, na jowa niya yung Chinese. So naniwala na ako kasi ayun din naman ang naano ko dati. Itong misis mo, hindi siya masyado mahilig sa lalaki, ano? Hindi siya Hindi ma'am, hindi siya makate ma'am. Hindi siya makate. Ang sa akin, gusto ko makuha yung anak ko. Maging makuha ko yung full custody ng anak ko. Kasi, ilan taon na ba yung bata? 8 years old po eh. Sige, ganito na lang sir. Ilalaban po natin sa korte yan. Ang gagawin natin kasi sir, syempre susubukan natin kunin pa rin yung panic niya. Okay? And syempre, iahabol natin sa korte para dun sa custody ng bata. Kailan mo ba huling nakita ang bata? 1 week ago, inihatid ko sa nanay. Tapos parang nanlalamig sa akin ang anak ko. Bakit nung pagkahatid ko dun, biglang nagbago mood ng bata? Ayaw na raw sumama sa akin. Itong bata na to, lalaki babae? Babae ma'am eh. Pero makadaddy? Makamami ma'am dahil sa material na bagay. Anyway, ganito sir ha, susubukan nga natin makuha yung panig ng misis mo. Okay, and syempre ahabulin din natin yung custody ng bata. Ilalaban din natin yan, tutulungan ka namin. Pero for the meantime, anong gusto mong mensahe sa misis mo? Sa panlalaki mo, sana tigilan mo ng ginagawa mong panlalaki. Ayun lang naman, magbagong buhay ka na.